Hey! What's up mga kapartners? So ngayon mga kapartners, magluluto tayo ng gisadong ampalaya. Yes mga kapartners, tamahan nyo kami magluto ng gisadong ampalaya. Ano mga kapartners, kung gusto nyo malaman kung paano namin lutuin ang version namin ng gisadong ampalaya. So, syempre, panoorin nyo to mula umpisa hanggang dulo mga kapartners. Watch this mga kapartners. So yun mga kapartners, hiwain na natin ang ating ampalaya. Manipis na cut lang. Yung iba kasi diba mas gusto nila yung makapal. Ako kasi mas gusto ko yung manipis na yung hiwa ng ampalaya. Yan, ganyan lang mga kapartners. Sakto lang yung nipis. Di naman manipis na manipis. Sakto ang nipis lang mga kapartners. Yan. Okay. Pagkatapos natin hiwain yung ampalaya mga kapartners, set aside lang natin yan. At maghiwa naman tayo ng yan, sibuyas. Hiwa tayo ng sibuyas. Kahit anong sibuyas na puti o pula. Kayo. Yan na bahala kung anong gusto niya sibuyas. So yun mga partners, pagkatapos na sibuyas, bawang naman ang hiwain natin. Chop-chop lang natin yan. At pagkatapos ng bawang mga kapartners, kamatis naman, hiwain lang natin yung yan, paganyan lang, pahaba-haba mga kapartners. Siyempre, tapos na natin ihiwain yan. I-set aside muna natin yan dahil luhugasan muna natin ang ating ampalaya para hindi mapait. So, ito mga apaks, mga apakners, itong ampalaya, hugasan muna natin to sa asin para hindi siya mapait na papait. Ganon din ba kayo magluto ng ampalaya? Kasi, ako ganon. Tapos, ang gayat ko, ganito lang hanipis. Diba? Ayaw kasi ng makapal. Yan. Yung iba kasi parang ganito kakapal eh, o mas maapal pa dito o maghiwa, diba? Yung parang halos tatlong gayat na. Ako kasi manipis lang, ganyan lang maggayat. Yan. Mas manipis. Kasi mas masarap siyang kainin para sa akin kaysa sa makapal. Tsaka hindi masyadong mapait. Hugasan lang natin ng sakto para hindi siya masyadong mapait. Huwag naman natin tanggalin yung pait talaga. Siyempre, ilagyan muna natin ng tubig. Hugasan muna natin sa tubig. Pagkatas niyan, lagyan natin ng ito guys. Rock salt yung ginagamit ko. Wala kayong rock salt, edi iodized. Yan. Sakto lang.
lamasin natin sa asin. Isang dakot lang pwede na yun. Pero kung talagang gusto nyo as in walang-walang pait, damihan ninyo ng asin. Mga dalawang ano. Isang daot at kalahating daot. Ganun. Malalaman nyo naman na kung okay na siya. Yung parang alam nyo yung malambot na yung ampalaya. Parang hindi na siya matigas. Smooth na smooth. Pwede na yung pag ganun. Tsaka huwag masyadong haluin kapag niluto yung ampalaya. Para hindi din mapait. Yung nanay ko, pag nagluto siya ng ampalaya, makapal siya maghiwa. Pero hindi mapait magluto. Hindi siya mapait. Ayan. Pagtas na ito, guys. Ito mga packs. Tapon na natin yan. Tapos hugasan natin mabuti para hindi maalat. Yan. Hugasan natin. Iba naman, ayaw nila naghuhugas sa asin kasi gusto nilang yung pait mawawala na daw kasi yung sustansya. Di ba naman masyadong tatanggalin yung ano niya. Pait. Sakto lang. Kasi may ampalayan talagang sobrang pait. Hugasan pa natin. Tapos yung pangatlo, lagyan natin ng tubig para ibabad na lang natin yung ampalaya. Hugasan natin maigi kasi minsan maalat siya pag niluto mo, maglalagay ka pa ng timple. Tapos, ibabad na natin. Ibabad na natin yan. Yan. Ready na. Tapos, papakita ko na sa inyo yung mga kailangan natin gamitin sa pagluto ng gisadong ampalaya. Let's go mga apaks. Mga apaknos, ito yung kailangan natin gamitin sangkap sa gisadong ampalaya. Siyempre, kailangan natin ng bawang, sibuyas, at kamatis. Yan. At syempre, kailangan din natin ng itlog. Tatlong itlog yung ilalagay ko. Kasi mas masarap. Kung mas maraming itlog, mas masarap. At nalagyan ko rin ng sahog. Ito, ang ating manok. Yan, pwede na yung ganyan. At syempre, ang ating ampalaya, mga partners. Kung gusto nyo magsahog o hindi na, okay lang. Diba? Damihan nyo na lang yung itlog. Masarap na yon. Yan. Puro laman. Puro laman. Yan. Kung gusto nyo yung pork, pork. Pero hindi kasi kami ma-pork. Mas ma-chicken kami. Diba, mga apakners? So, simulan na natin magluto ng gisadong ampalaya, mga apakners. Let's go! Yan, nagpainit na tayo ng ating kawali. Siyempre, lagyan natin ng ating olive oil. Doña Elena. Bikinimin. Olive oil. Pagkatapos niyan, naglagay na natin ang ating chicken na apakmos. Unahin natin lutuin ang ating manok. Nag-iingay si tequila, mga apakmos. Yeah. Igisa muna natin ang ating chicken.
Siyempre, yan guys. Pag naluto na ang ating manok, medyo naluluto na siya. Lagay na natin yung bawang. Igisa-gisa lang natin yan. At syempre mga partners, ninex na natin ang ating sibuyas. And then, pagkatapos ng ating sibuyas, mga apaknes, pwede na natin ilagay ang ating kamatis. Sige, siya lang. Lutuin natin maigi ang kamatis. Kailangan lutong-luto ang kamatis para maiwasang madaling mapanis ang ating ang palaya. Kung nagluluto tayo ng pagkain guys, lalo na kung nilalagyan natin ng kamatis, kailangan lutuin natin maigi yung kamatis. Ayan. Yung iba kasi ganyan pala yung kamatis. Pwede na. Sa akin din. Kailangan luto. Para hindi din tayo madaling panisan ang ginisa natin. Lalo na kung yun nga, nilalagyan ng kamatis tulad ng mga munggo. Yan. So, ayan mga partners. Dilim lang, diba? Luto na ang ating kamatis. Yan, ganyan. Luto na siya. Pwede na natin ilagay ang ating ampalayel. Ating ampalaya. At ang gusto ko sa ampalaya guys, lutong-luto. Ayoko na hindi lutong-luto. Yan. Haluin. Nilagay kong ampalaya, yung hiniwa ko kanina ampalaya. Dalawang haba lang yan. Yan mga apakners. Pagkatapos niyan, takpan natin para maluto yung ampalaya bago ko ilagay yung itlog. Last natin ilalagay yung itlog kapag luto na yung ampalaya. So, ayan mga kapakners, hindi pa naman siya masyadong luto. Himplahan muna natin ang ating ampalaya. Na pala mga kapakners, kapag na-dry yung ampalaya ninyo, pwede yun naman dagdagan ng tubig yan. Pero, syempre, kapag nilagay natin yung ampalaya, lalo na kung naababad siya sa tubig katulad kanina, magtutubig yan kapag tinakpan nyo, tapos kumulo. Magtutubig yan, yan, nagtubig na siya, yun yung katas niya. Pero, kung natuyuan, pwede yun naman dagdagan konti lang para hindi maging masabaw. So, lagyan natin ng asin. Unting asin lang para sa akin. Kayo bahala kayo kung ano, paano yung gano'ng arami kayo magtimpla. At syempre, paminta.
Mas marami yung paminta, mas masarap. Kung naglalagay kayo ng iba pang seasoning para bechin or sarap-sarap, ay lang, lagyan na lang ninyo. Hindi kasi kami matagay ng mga ganun. Or cubes, nor cubes. Minsan naglalagay kami, pero ngayon daw maglalagay. At syempre, tikman muna natin. Ganun lang yung halo, guys. Huwag masyadong parang ganun yung halo. Diba? Ganun lang. Tikman natin. Yun, tamang-tama lang yung pait. At ang lasa, mga kapaks. Takpan uli natin. Kasi hilaw pa yan, di pa lutong-luto. Siyempre mga apakners, pagkatapos ng ilang minuto, yan, luto na ang ating ampalaya. Lalagay na natin yung itlog. Ito na yung egg. Ilagay ko na sa lalagyan. Lagay na natin. So yan mga partners, pwede na ang ating ampalaya. Tuna, madilim lang. Wala kasing ilaw ang aming exhaust. Hindi pa na ayos. Hindi na bumalik pala. Yung inutusan na bumili ng ilaw ng exhaust. Yan o. Pan lang natin ulit konti. Tapos yan, isa-serve na natin. Para medyo maluto itlog. Pero patayin na natin yung ating off na nating kalat. So, ito naman, tinapa. Partner ng ampalaya. Diba? Sarap. Nagdalawa lang kami ni Madam. Dalawa lang naman kaming kakain. Nangati. Naging manananggal yung isa. So, yan. Siyempre, kailangan may partner. Yan. Sain kasi, guys. Isda humakain ng walang pares. Kung wari, may gulay. Kailangan may isda or kahit ano. Kahit itlog lang o ano. Ilan may pare. Si Madam, kakain yan kahit gulay lang. Diba? Yeah, yun mga partners. Papakita ko na sa inyo yung ating ampalaya. Siserve na natin. So, ito na ang ating gisadong ampalaya, mga partners. Luto na. Perfect, mga partners. Diba? Diba? Sakto lang yung sabaw niya. Mainit pa. So, tara na mga partners. Kainin na natin yan. Magtanghalian na tayo. Let's go. Samahan nyo kami na kumain. Ay, hindi na, huwag nyo na.
kakalimutan na. Mag-comment. So, may katanungan dyan, comment down below. Huwag niyo rin kalimutan na mag-subscribe mga kabackners at i-click ang notification bell button para lagi update sa mga bago.